Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang usaping Casimero versus Aleem. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kung matatandaan nga po natin ay minsan ang sinabi ng angas ng Pinas, dyan Riel Casimero, na hindi naman umano sa pagmamayabang pero pinaglaruan niya lang daw ang undefeated top contender ng Super Bantamweight Division na si Rais Aleem noong sila ay mag-sparring. Subalit ayon naman nga po sa inilabas dati na conversation ng MP Promotions member Silver Voice TV at Rais Aleem, ay mismo pong sinabi ni Aleem na dinurog niya daw si Casimero sa dalawang sparring session nila, kung saan masasaktan niya daw talaga ng seryoso ang angas ng Pinas kung hindi lang tinigil ang kanilang sparring. At kahapon nga lamang po ay nagsalita si Silver Voice TV sa kanyang official YouTube channel at sinabing dalawang beses daw na TKO si Casimero ni Aleem sa sparring. Narito po ang kanyang pahayag. Si Riel Aleem po is also in close communication, close contact with Sir Sean Gibbons. Pinag-usapan po namin yan kasi nga po may pinapalabas ng mga Kangkong Nation na natakot daw si Riel Aleem. Unang-una, mga kaibigan, ako po'y nandun. Ang mga nandun po, yung Kangkong, ako, Sir Sean Gibbons, Sir Brendan Gibbons, Cinematic Access, nang sila po ay mag-sparring sa Capitilio Gym. Twice po niyang na-TKO sa sparring yung dati pong boksingero na ngayon po ay hindi na lumalaban. Twice po yan. Again, Sir Sean Gibbons has to step in, diba, para po pigilan na si Riel Aleem to inflict more damage. Sinabi na din dati ng kapatid ni Jan Riel na si Jason Casimero na noong mag-sparring daw ang kanyang kapatid at si Aleem ay sa 112-pound flyweight division pa lang daw kasi lumalaban si Casimero, habang si Aleem naman umano ay nasa 122-pound super bantamweight division na. Mas maganda daw kung ngayon na sila magkasubukan dahil pareho na sila ng division na pinaglalabanan. So bali po muli kasing naging mainit ang usapin sa Casimero versus Aleem matapos magsalita ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito, dahil umatras umano si Aleem sa dapat na laban nito sa buwan ng Mayo kontra sa angas ng Pinas. Panay umano dahilan ang ginagawa ni Aleem para lang hindi matuloy ang laban. Ganun pa man nga po ay para maging patas din naman tayo kahit papaano kay Aleem, ay hindi din naman natin siya masisisi kung bakit bigla siyang umatras sa hamon ng kampo ni Casimero na magtuo sila. Ito po ay dahil siya na po kasi ang mandatory challenger sa mananalo sa undisputed title fight ng Japanese monster na Aoya Inoue at Stephen Fulton. Kaya naman malaking sugal din para kay Aleem kapag kumasa pa ito kay Casimero, dahil kung sakaling matalo pa siya dito ay mawawala pa sa kanya ang pagkakataon na lumaban sa world title fight. Habang kung manalo naman siya kay Casimero ay wala pa din naman magbabago sa kanyang posisyon at mananatili lang ulit siyang number 1 contender. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagkaharap na nga po sa kauna-unahang pagkakataon kanina lamang ang ating pambato na si former 2-time world title challenger Mercito Gesta at ang kanyang katunggali sa Linggo na si former world champion Jojo Diaz. Naging marespeto ang dalawa sa isa't isa sa kanilang unang face-off kanina, pero pareho po silang kumpiyansa na tatalunin nila ang isa't isa sa gabi ng kanilang sagupaan. Ang kanilang bakbakan po sa Linggo ay ang siyang magsisilbing co-main event para sa Gilberto Ramirez versus Gabriel Rosado. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng